Dating sinabi ng Philippine National Police na may foul play. Pero batay sa bagong medico-legal report ng PNP Crime Laboratory, cardiopulmonary arrest ang immediate cause of death ng dalaga. Ang underlying cause of death ay ruptured aortic aneurysm. Sabi sa report, matagal ng hypertensive o mataas ang blood pressure ni Christine na undiagnosed o hindi pa napapatingin sa doktor. Patunay daw nito ang malaki at mabigat na timbang ng puso ni Christine na nasa 500 grams. Ang kanyang high blood pressure daw ang naging dahilan kaya pumutok ang descending aorta o yung pababang bahagi ng malaking ugat sa puso. Sabi pa sa report, posibleng dati nang may aneurysm si Christine. At kung hindi raw siya namatay noong January 1, pwede pa rin daw yun mangyari kung malagay siya sa isang sitwasyong labis na magpapataas ng kanyang blood pressure. Wala rin daw droga at alkohol na pwedeng magdulot ng ganito. At hindi rin daw nagdudulot ng aneurysm ang rape o drug overdose. Ang ruptured aortic aneurysm daw ang posibleng dahilan kaya raw nakaramdam ng panghihina ang dalaga at pagsusuka bago siya namatay. Nang pumutok daw ang aneurysm, naubusan na rin daw ng dugo ang dalaga at kalaunan nag-cardiac arrest. Pinakita rin sa report ang ibang larawan ng iba pang organ ni Christine kung saan naman makikita na namuo at tumagas ang kanyang dugo sa iba pa niyang organ. Bagamat hindi kasama sa medical legal report, sabi ng source ng GMA News, wala rin daw nakitang ebidensya ang crime laboratory para sabihing ni-rape si Christine.